Hello guys, welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon or pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa iba't ibang klase ng tela. Kung anong tawag dito at para saan ito ginagamit. Isi-share ko sa inyo, ito papakita ko sa inyo yung mga tela ko. Meron kasi nag-request ito kung pwede daw gawin ko ng video para magkaroon sila ng idea or malaman nila yung mga tawag. Dapat nilang gamitin kung ano ang tatahiin nila. Depende sa tatahiin nila. Pakita ko sa inyo ito. Ayan yung mga tela ko. Medyo magulo kasi nuhugot-hugot ko lang. Isa-isahin natin yan, yung iba dyan. Actually guys, hindi naman lahat talaga yan ang alam ko ang pangalan. Meron dyan, mga ginagamit sa uniform, bedsheet, dress, apron, pwede rin. Papakita ko sa inyo o sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga dapat gamitin ko. Halimbawa, uniform ang tatahiin. At ano ang tawag doon? Ayan. Ayusin ko lang. Kukunin ko lang sila. Tapos, pag-usapan na natin kung para saan sila at anong tawag sa kanila. Ayan guys, nandito na yung mga tela na ating pag-uusapan ngayon. Hinugot ko na doon sa aking mga lalagyan. Yung iba kinuha ko sa mga ritaso. Umpisahan natin agad muna doon sa tela na ginagamit kong pang bedsheet. Ito yung Canadian cotton. Ito Canadian cotton. Ito poly cotton. Pakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng poly cotton at Canadian cotton. Ito guys, ang poly cotton. Makikita nyo, paano ba? Medyo manipis siya. Kita doon sa kabila. Luwanag. Ito yung Canadian cotton. Ayan siya guys. Medyo makapal siya. Makikita nyo medyo makapal. Compare dito pagtabihin natin. Ito manipis na malambot. Ito yung TIG 38 per yard sa Divisoria. Ito yung poly cotton. Ito yung Canadian cotton. Ayan, pwedeng gamitin sa bedsheet, punda, yung iba ginagamit mong pang kurtina. Ayan. Meron din ako ditong tela. Na, ito pwede rin to sa mga ano, yung mga paninda na minsan nakikita ko to ginagawa na lang apron, tropilo case. Ito naman yung aking ano, US cotton. Naka-plastic siya kasi. Etong US cotton, lihamak namang mas matibay siya sa Canadian cotton at poly cotton kasi ano siya talaga. Hindi siya madaling mapunit at saka yung texture niya is malambot na makinis. Kagaya nung ano, nung Korean cotton, yung Korean cotton naman mas malambot siya sa US cotton. Kung malambot ang US cotton, mas malambot ang Korean cotton. Ang US cotton, dati nung bumibili kami is 90 per yard. Ngayon, tumaas na 120 na. Ang laki ng tumaas. Tapos, yung Korean cotton naman is 130. Mas mahal lang ng 10 piso ang Korean cotton doon sa cotton, ano, US cotton. Ito yung US cotton. Ito yung hibla niya. Makikita nyo. Hatakin mo siya, matibay. Hindi siya kagaya ng, ayan, eto, matibay siya. Mahirap siyang, hindi kagaya nitong Canadian cotton. Eto yung hibla ng Canadian cotton. Ganunin mo lang siya. Madali na siyang maputol. Unlike no, sa US cotton, ito, gagamitan mo talaga siya ng puwersa para maputol mo. Hindi kagaya nito sa Canadian. Ayan lang siya. Oh. Hinata ko lang ng marahan. Putol na siya agad. Ayan ang Canadian cotton at mga poly cotton. US cotton is mas matibay siya sa mga Canadian cotton. Ang ano lang dito guys, nakatry kasi ako sa US cotton ng medyo naghihimulmul. Yung para siyang nagkakaroon ng ano sa ibabaw. Bilog-bilog. Makakachempo kayo yun.
Dati tinanong ko din yung ano namin, supplier, ba't ganun? Yung ibang cotton, naging mulmul. Sabi nila, depende daw din sa supplier nila yan. Parang sa Canadian cotton, merong Canadian cotton na napupunit. Na binili mo siya ng kapresyo ng iba natin, 75 per yard, pero napupunit. Dito naman sa US cotton, meron ding maganda, meron ding pangit. Yun lang din ang nakakadala minsan pagka nakabili tayo at nakapagpa-order tayo ng maghihimulmul. Sunod natin ang canvas. Itong canvas ay ginagamit, pwede rin siya actually bedsheet. Mas matibay siya, kaya lang mas makapal. Mas makapal na medyo mainit lang. Yoko ko na kanya. Ayan. Merong canvas plane. Ito. Ayan. Meron ding printed. Merong floral, merong stripe. Ayan, mas makapal siya. Medyo matigas. Maganda to gamit sa pangsupa, sopa cover, dining chair cover. Kasi hindi ito yung basta-basta. Iba kasi stretchable yung ginagamit eh. Yung ibang stretchable kasi nagra-run. O kaya pag nalus na yung gutter niya, hindi na maganda. Hindi kagaya nitong mga ganitong kapal at matibay. Taon to. Hindi to basta-basta masisira. Depende na lang sa pagkakatay siguro. Ayan, ginagamit to pang cover ng sopa, throw pillow, cortina, maganda rin siya, makapal. Tapos, madami siyang pwedeng magawa. Pwede din siya sa mga pot holder o kaya sa mga apron, ginagamit din siya. Yung etong plain, ito, 3 taso ko kasi ito sa sopa ko, yung dalawa yung sopa kong ganito, tinisa siya ng kulay. Ito maganda rin siya kasi hindi siya kagaya ng ang Cretona, maganda rin pang sopa. Ang problema lang sa Cretona kasi may mga prints siya. Madaling mag-fade. O kaya naman, sa katagalan namumuti rin siya. Hindi kagaya ng mga ganito. Matibay siya talaga. Ang ano lang niya medyo pag ano nakawit kasi meron siyang detail yung design niya. May naka parang alsa. Ito ang maganda sa sa canvas. Maraming dito sa Divisoria, sa labas lang ako bumibili sa mga kubul-kubul dun. Ano bang strip yun? Kalimutan ko. Basta yung tawid ng Ilaya, galing kang Ilaya, tumawid ka sa kabila ng release. Dun ako nakakabili ng mga ganitong canvas. Plain and printed, maganda. Pang sopa, pang kurtina, ito yung gamit ko. Kasi matibay talaga siya. Kahit iwashing mo yung labahan mo. Kahit ilang taon, maganda. Maganda rin yung ay nakalimutan ko na, susunod na lang. Mayroon kasi ako na gamit dun, parang waterproof yung likod niya. May fiber yung pangalan niya eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Ayan, tapos na tayo sa canvas. Ito canvas din pala to. Ayan, canvas din siya. Marami siyang pagpipilian sa canvas. Mayroon siyang detail na parang stripe na medyo shiny. Tapos ito rin. Ito kurtina ko kasi ito eh. Ginamit ko. Tsaka ito. Ayan. Ito taon na rin sa akin. Ang ganda pa rin niya pagka nakasabit sa dingding or sa bintana. Tapos sunod natin yung sa mga uniform. Uniform. Ah, ito pala. Gina. Tapos na yan. Ganadian. Ito Gina. Gina cloth or Gina. May printed nito, ito yung madalas natin nakikita ito sa kurtina. Gina, kurtina. Gina plain at Gina printed. Wala lang akong Gina printed eh, kasi kaya lang ako bumibili nito. Hindi kasi ako gumagawa guys talaga ng kurtina na Gina or mga may mga ruffle-ruffle. Kaya wala ako masyadong tela noon. Ang ginagamit ko sa kurtina ko talaga is canvas. Tapos, ito nga, ginagamit ito pang kurtina. Minsan, pwede rin siyang pang lining sa mga dress or gown. Pwede rin siyang pang loob. Pwede rin siya pang pondo sa mga unan. Ayan. Tapos, nagagamit ko rin to noon, nung may schooling pa, pag may nagpapatahi ng mga costume. Ito kasi yung mura.
pag mga costume ang Gina. At saka yung Gina printed sa mga palda-palda na mga ano, yung mga pangsayaw ganun na mga lumang tugtog, sasayaw sila ng mga antawag doon. Ang tawag doon sa mga cultural dance tsaka sa mga UN-UN na yan, sa mga costume sa play, yun din yung ginagamit. Ito tayo, sunod natin yung satin cloth. Itong satin cloth, medyo ano siya, may pagka nylon. Tapos makintab yung right side niya. Ginagamit naman ito panggawa ng gown. Ganun pa rin costume sa gown, sa uso din yung scrunchie, yung pang tali sa buhok. Basta usually ginagamit to pang costume or pang gown. Nagkaroon ako nito kasi ano, gumagawa ako dati ng mga costume ng sa school din yun. Costume sa school, may nagpatahi sa akin ng gown, tinahian ko yung anak ko ng gown nung sumali siya na sa UN. Tapos nung mag-birthday siya, gumawa ako ng Sophia na costume. Maganda siya costume kasi medyo makintab siya. Hindi siya common na tela para pang-alis lang. Maganda yung klase ng tela niya pang costume. Marami ako nagawa ng costume nito pang ano, pang UN, pang costume ng ano, iba-ibang bansa. Meron din ako dito ang ano, tool. Soft tool naman siya. Pwede rin to sa dress, sa mga bata maganda. Lalo ito printed. Pero yung ibang tool na parang semi-gown, pwede siya sa mga pang... Nakikita ko siya sa mga ginagamit sa pang birthday na tutu dress, tawag doon. Tutu. Tulantela noon. Yung mga parang may butas-butas na parang kulambo. Yan. Meron din mga hard tool na ginagamit naman yun sa pangloob naman ng gown para magbalong siya. Yun yun. Wala lang akong sample guys. Hindi ko makita. Ang hirap maghanap dito. Ayan. Ito yun. Ito naman tawag dito is tool. Merong soft tool. Merong hard tool. Tapos, ito naman lace. Ginagamit din to sa dress. Sa mga hindi common na dress. Or, ito kasi binili ko lang talaga siya pang combination. Pang combination lang siya pang style ko sa white na blouse. Maganda siya guys pag ano, dinigit siya sa white. Ayan, lace siya. Pero mga mura ko lang itong nabili. Kasi pagka ano, namimili ako ng tela, minsan kahit hindi ko kailangan pag medyo mura. Gaya nito, nabili ko lang ata ito ng ano, 35 per yard. Bumili lang ako 4 na yard. Ito na lang natira. Tapos, ito, dito tayo. Sa tapeta. Itong aking tapeta, nabili ko lang siya ng mga 25 per yard. Ayan, bumili lang ako ng isang yard. Natuwa kasi ang ganda ng kulay. Bihira makachempo ng ganun. Usually kasi pag bumibili ako, nakikita ko yung mga tapeta is mga 40 pesos, minsan 60 pesos. Ito, ano lang siya, 25. Ito naman guys, ginagamit ito. Pwede mong gamitin ito sa cover ng table, cover ng washing machine, cover ng mga appliances. Kasi ang kagandahan sa kanya is waterproof siya. Hindi siya basta papasukin ng tubig. Namabasa siya pero hindi siya yung ano, kagaya ng cotton na absorb niya agad yung tubig. Ito hindi. Ayan, ito ang tapeta. Merong makapal, ito makapal. Ayan, maganda. Ito, pwede to sa bag. Mga ano, bag, pang eco bag. Tapos, pwede rin siya tropilo kasi ginagamit ko rin to pang tropilo eh. Kasi pag sa ano to, sa unan na pang tulog, medyo mainit siya. Pwede siya sa tropilo lang. Tapos sa sofa, pwede rin siya. Tapeta, ayan. Matibay naman siya guys, hindi siya basta-basta mapupunit. Yun. Ito pwede rin siya ano, pwede rin siya na apron. Ang mga tapeta pwede rin siya apron kasi na pag diba nasa lababo tayo or ano, hindi siya basta mababasa kung maghuhugas tayo ng pinggan.
Ayan, pwede yan. Pwede rin siya actually, guys, sa ano, face mask. Face mask, pero outer layer lang siya. Ayan. Meron tayong inner na halimbawa is cotton. Mas maganda nga ito kung kilted, kasi ang kilted, kahit triply yan, yung hindi siya ganun, ano, cotton siya, hindi siya ganun ka, ano, yung sa paghinga, makakahinga ka ng maayos. Tapos, ito ang outer layer niya. Pwede siya kasi, di ba, safe siya, dahil, ano, waterproof siya. Ayan. Pwede rin siya pang, ano, pang cover sa washing, nasabi ko na, eh, no? Yan, pwede rin siya sa mga ano. Pwede rin siguro sa motor. Mayroong mga print naman ito pang ano eh, pang hindi ganitong floral eh. Mayroong checkered, mayroong stripe, mayroong mga cartoon character. Meron yun. Pwede rin siya. Tapos, ano, sunod natin. Sunod na natin yung sa uniform. Sa uniform, ang pinakamurang tela na pang itaas pang blouse at polo is Tetoron. Parang ganito siya. Medyo manipis lang siya na cotton. Ayan ang Tetoron. Nasa 60 width din siya. May iba-ibang kulay din ito. Ayan. Mabibili yata ito kasi matagal na ako nung huling bumili. Hindi ko na maalala. Pero mura to. Ito'y pinakamura. Na pang uniform. Pwede rin siya, kagaya ng Gina Plain, pwede rin siya pang cover ng pondo ng unan. Kung gusto niyo na mas cotton, is Tetoron ang bilhin nyo. Tapos, meron din Lacoste cotton. Pang uniform din to. Marami din kulay na ito. Ang maganda sa kanya, mas makapal siya doon sa Tetoron. Kung merong Tetoron na mas mura or pang uniform na mas mura, meron din mas mahal. Ito yun. Mas mahal siya sa, meron din kasing white ang peach wheel. Peach twill, eto, ganitong tela. Medyo madulas lang siya. Pero may nakikita ako, eto ang ginagamit nilang tela pang uniform. Pero meron, sa uniform sa school, mas maganda ang Lacoste cotton. Mas mahal lang siya ng, ano, huling bili ko nito, nasa, ano na siya, 70 per yard. Ayan, Lacoste cotton. Meron din naman, eto. Ay, asa na yun? Clothman. Ito, matigas lang siya. Clothman, pang uniform din to. Ito yung nakikita kong tinatahi sa mga barong. Barong style, yung nakatago yung butones. Yung parang may nakaharang na ganun. Barong style yun. Polo barong. Ang kagandahan nito, guys, pag ito ang uniform, is hindi planchahin. Halimbawa na malantsa ka ngayon, tapos susunod, pag nilaban mo siya, huwag mo lang siyang masyadong piga-pigain. Pag hinanger mo siya, kahit hindi na siya planchahin, basta nakahanger lang siya. Yun ang kagandahan to, kasi yung anak ko, gusto niya itong uniform sa school, nung high school siya, kasi hindi nga planchahin, kasi siya lang ang mamalantya. Kaya gusto niya ito, hindi siya lukutin. Ito ang Clothman, medyo matigas siya. Doon sa Lacoste at sa Tetoron. Pang uniform din siya. Tapos, itong peach twill. Ito, ayan. Pang ano naman siya, maganda siyang pang slack. Peach twill. Merong iba-ibang kulay din ito. May black, usually black, navy blue, white. Iyan ang madalas kong binibili sa peach twill. Kasi, yung white, ginagamit ko rin yun pang blouse sa mga uniform din. Tapos, ito, pang skirt or pang slack. Maganda siya kasi hindi siya himulmulin. Pero, minsan nakachempo din ako. Yun ang hindi ko maintindihan kasi isang beses lang yun na minatayaan ako ng skirt. Naghimulmul daw. Nagtataka rin ako kasi parang first time kong makakita na yung peach twill is naghimulmul. Hindi ko lang alam kung bakit ganun. Ayun, ito maganda siyang pang slack skirt sa dark, pero meron ding white nito, pang blouse din pwede rin. Peach twill. Meron din ako dito mga sample or swatches ng ano, twill. Ito, ayan. Twill siya. Ayan yung mga kulay na pwedeng pagpilian. Pag pumunta kayo sa mga bilihan ng tela, pag halimbawa may hinahanap kayong kulay, ipapakita sa inyo ito.
Ayan, makakapili kayo ng mga kulay na kailangan nyo. Peach twill ang tawag dito. Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina na dark blue. Meron din tayong Hugo Boss. Hugo Boss is kagaya nito, ang texture niya is mas manipis siya sa peach twill. Ayan, may iba-iba rin siyang kulay. Ito, ginagamit to pang barong, pang mga uniform, pang blouse. Ayan. Actually, meron ako ditong isa. Ito, guys. Yung may burda. Ayan ang tela niyan. Hugo Boss. May nabibiling burda. May nabibili na tela lang. Itong may burda, nabili ko to ng 200 ang pang isang blouse. Sa isang blouse, ang yarda nito ay 1 and 1 foot tapa. One and one fourth sa isang blouse. Pagka bumili kayo or bibili kayo, ayan, ang sukat ng isang blouse or polo is 1 and 1/4. Depende na lang, halimbawa long sleeve naman, nasa kulang 2 yards yan or 1 and 1/2. Depende sa size. Pero kung gusto nyo, ganyan yung burda na, ayan. Nabibili yan ng 200. Makakapili kayo ng mga design. Sasabihin pa sa inyo kung anong gusto nyo yung tela, ayan. Ito maganda yung Hugo Boss kasi ano siya, makinis. Meron ding cashmere, yung para siyang Hugo Boss din, kaya lang meron siyang mga parang faded na color. Ayan. Cashmere ang tawag dyan. Mga pang uniform yan, pang uniform ng office, pang uniform sa ng teacher, pang uniform sa kung ano ng company yan. Maganda ang tela ng cashmere. Cashmere, Hugo Boss, peach twill, yan po yung mga ano, medyo mura. Medyo mura. Ang peach twill sa ano, Divisoria, ano eh, nasa 60-65 per yard. Pero yung mga ano, meron ding mga fine na tinatawag na medyo mahal. Kagaya nito, itong nandito, pinakita ko kasi ito nung bumili ako dun eh. Ibang ano daw to, ibang brand. Parang mas magandang brand, mas mahal. Mas mahal ang presyo. Hindi mo siya makukuha ng 60 per yard lang. Sa tayo dyan. Hugo Boss. Ito soft and smooth. Wala ata dun. Soft and smooth. Mas malambot siya sa Hugo Boss. Pero mas makapal din sa Hugo Boss. Ito ang soft and smooth. May iba-ibang kulay din dito. Kagaya ng mga swatches na pinakita ko sa inyo. Ito, maganda rin siya pang uniform sa school or office. Office maganda. Tapos, meron din ako dito Armani. Armani is medyo mahal siya. Pang islak to eh. Armani. Ito yung Katrina pala. Meron ako ditong Katrina. May iba-ibang kulay din ito. Katrina is mas mura siya sa peach twill. Ito yung usualing ginagamit or kung bibili tayo ng mga ready-made na short or slack na mga batang para sa uniform sa school, ganitong tela yun, Katrina. May iba-ibang kulay nito. Nabibili yata ito ng 35 or 38 per yard ngayon. Yun ang presyo niya ngayon, Katrina. Katrina ang tawag doon sa mga kagaya ng nabibili natin na ready-made na short ng uniform ng bata. Tapos, dito tayo sa mga tela ko na ginagamit pang dress. Ito is tinatawag na eyelet. Yung eyelet, nakikita nyo, may mga butas kasi siya, siguro kaya yung tinawag na eyelet. Embroidered siya, yung mga butas na yan, nakaburda. Ayan, yung mga, ano, yung mga burda-burda siya. Ito, ginagamit ko pang dress. Sa dress siya, mas magandang gamitin, dress, blouse, ayan. Tapos, ito din, ang mga, ano, ang tawag dito is woven, Korean cotton na 60 weed. Ayan, iyan ang mga tawag dyan. Ito, ginagamit ko ito pang dress din.
dress. Pag may nagpapatahi, ayan, mga ritaso na lang to ng mga dress. Yung iba pantulog, yung iba ay blouse, blouse na polo. Yung iba, tira ko to, yung mga tirang ganito, ginagamit ko naman para pang face mask. Yung guys, face mask. Yung iba, ito, ito, ginagamit din yan, pwede rin siyang pang punda, pang bedsheet, kaya lang ito guys, 60 with eh. May nagpapagawa rin sa akin ng mga ganitong bedsheet. Cotton kasi siya guys, maganda talaga. Cotton. Ano, bedsheet, kaya lang pag medyo malaki, nagdudugtong na. Alam naman nila yon guys, sila naman kasi ang may gusto na ito ang gamitin tela, kaya expected na yon, alam na nila. Magkakaroon ng dugtong pagka malaki ang bed nila. Tapos, meron din ako dito eto, yung mga georgette. Eto naman yung georgette. Ang georgette is hindi siya lukutin. Bagsak ang tela niya. Hindi siya lukutin. Eto, maganda. Ginagamit ito sa mga damit. Pang dress, blouse, yan. Ang georgette. Nasa ano to pag binili sa Divisoria? Nasa 80. 80 pesos per yard. Ayan, meron ding plain, plain na georgette pag sa kantela niya. Yung georgette niya na plain, parang chiffon eh. Ang chiffon naman, guys, ayan, manipis, mas manipis siguro dito ang chiffon. Mas manipis nga. Ito kasi georgette daw to eh. Pero may chiffon, mas manipis. Yun, ginagamit din yun pang dress. Minsan ginagamit yun pang gown. Ito naman, ang klase naman ng tela nito, makikita nyo, para siyang may naka-imbus. Ayan, ang tawag dito is bubble crepe. Ang bubble crepe, pwede siya sa mga dress. Usually, dress. Dress ng bata, dress ng adult, or blouse. Ayan, pwede siya sa mga dress. Meron din tayo dito, linen. Ito, mayroon tayong linen na print. Print, ayan. Print, linen. Linen is cotton. Maano nyo, mas masasalat nyo sa kanya, cotton siya. Meron ding plain. Ito, ginagamit ko. May nagpapatahi kasi sa akin ito. Ginagamit namin to sa paggawa ng mga culottes. Or short, pwede siya. Mga pang-ibaba siya. Kasi medyo makapal siya eh, kaya maganda sa short or culottes skirt. Pwede rin siya actually pang punda. Marami naman mga tela, depende na lang sa inyo. Halimbawa kung ano available, yun na nga lang ang ginagamit. Pero halimbawa pang may business natin, ayun, yun nga pwede siya dun sa damit. Meron din ako ditong chalice plain. Ito, super comfortable naman siya pag suot sa katawan kasi malambot. Cotton na cotton siya. Meron din chalice na printed. Ito, ginagamit din to sa mga dress. Dress or mga square pants. Pwede rin siya sa mga parang pajama. Pwede rin siyang pangterno sa mga bata. Blouse at short or dress. Ayan, pwede siya. Tapos, meron din tayo ditong ano, ito, cotton spandex. Dalawang klase yung cotton spandex na nakita ko eh. Kasi dati, ito ang cotton spandex na alam ko. Itong mabigat, mabigat siya na para siyang may pagka nylon, makapal. Ayan, cotton spandex. Meron ding cotton spandex na lumabas ngayon. Ganito naman siya. Para naman siyang t-shirt. Para siyang t-shirt na malambot, na stretchable din. Pag i-compare mo siya dito, hindi siya, etong isa, hindi siya ganun ka-cotton, hindi kagaya nito. Ito, ang presyo nito is nasa ano, 100 per yard. Dati ah. Ito, nakakabili lang ako
per kilo, nakabili ako nito is 250 per kilo dati. Ngayon, bumibili na ako ng per yard, nasa 45 per yard. Kasi pagka ano, per yard, makakapili tayo ng mga kulay. Ito is ginagamit sa mga uso ngayon na slipper na terno-terno, damit ng bata, dress, napakaraming pwede paggamitan nito. May nakikita pa ako ginagamit na rin to panggawa ng sofa cover. Sofa cover, bed sheet, pwede na rin siya. Yun ang ano, uso ngayon. Ang ating cotton spandex. Meron din ako dito ang knit. Rib knit tawag dito. Kasi ano siya, stretchable naman siya para siyang sa t-shirt. Ginagamit to pang t-shirt, pang blouse. Kaya meron ako din ito kasi ginamit to pang blouse. Tsaka yung sa parang t-shirt niya, yung mga pang leeg or pang dulo ng manggas, pwede siya. Knit rib. Meron din ako dito mga tawag dito. Neoprene. May makapal. Ito, plain. Ay, hindi pala ito neoprene. Ito palang isa. Neoprene plain. Neoprene printed. Ayan. Ang neoprene, makapal na, stretchable. Bumili lang din ako nito kasi noong nag-pandemic, nag-uso ang face mask. Ito ang madaling bilhin noon. Ayan. Tsaka makapal kasi siya. Kaya maganda siyang pang face mask. Usually, nakikita ko ito noon nung hindi pa nagpa-pandemic. Ginagamit ito pang, ito pang skirt. Pang skirt. Tapos, dress. Tapos, ngayon, nakikita ko na siyang bucket hat. Short. Terno, yung mga uso na trending short, na TikTok short, ginagamit siya. Ayan. Meron ding isang klase ng neoprene. Ito, medyo malambot. Ayan, medyo malambot naman. Ayan, maganda rin siya pang terno-terno ng pambatang damit. Ayan. Lalo yung mga print natin is maganda. Tapos, pwede rin siya pang face mask, pwedeng turban. Ito magandang turban kasi ano siya, stretchable. Nababatak siya. Pwede rin siya sa mga tube na pang ng motorcycle, yung pinang sa mukha. May nag-request nga sa akin, gawa raw ako nun, hindi ko lang talaga masikaso. Pero marami akong ganitong tela. Tira ko to noong pandemic kasi nagsimula sobrang lakas ng face mask. Ang dami naming order. Kaya lang noong GCQ na marami na nakakalabas na yung tao, marami na nakakagawa ng face mask, kaya yun medyo tumumal na siya. Kaya marami akong stock na neoprene. Meron din ako ditong crepe. Moss crepe plain. Ito. Pwede rin siya pang dress. Ito printed. Moss crepe printed. Moss crepe tawag dyan. Moscrep plain, moscrep printed. Ayan, palibasa ang mga gawa ko kasi mga damit, dress, kaya marami akong tela na pang damit o pang dress. Meron din akong tawag dito, chambray. Para siyang denim. Pero manipis lang siya. Hindi siya kasing kapal ng mga maong. Soft denim lang siya. Ang mga kagaya nito. Soft denim, kagaya nito, ito, chambray. Chambray tawag sa kanya. Ito, mga maong, pero hindi siya ganun kakapal. Soft denim. Ayan, ginagamit siyan. Pwede siya pang polo. Pwede din siyang pang dress. Pwede siyang pang short. Pwede siyang pang skirt. Pwede siyang pang slack or pantalon, pwede. Pangdamit talaga, pwede siya. Ano pa ba ang ating telang nandito? Ito guys, tingnan nyo.
Ayan, ang mga tela natin. Itong nasa gilid ko. Ayan, nasa ibabaw, moss crepe. Sumunod siya, soft denim, moss crepe. Ay, ano, chalice, yung plain na brown. Tapos, chambray, yung blue. Tapos, itong black moss crepe. Chambray. Chambray, yung ano, yung mistripe. Tapos, denim. Tapos, yung sumunod na printed is Korea. Chalice. Chalice cotton. Ayan, yun yung mga tela natin ginagamit para sa panggawa ng dress. Ayan guys, ang ating mga pinag-usapan tungkol sa mga iba-ibang klase ng tela at saan ito pwedeng gamitin. Sana meron kayong natutunan at ako din naman ay nakatulong sa inyo. Kung meron po kayong iba pang comment or suggestion, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the bell all para ma-notify kayo sa mga bagong video na i-upload natin. Thanks for watching! Happy sewing!